Tainik. Ang gulo ng bahay namin, oh. Aalis na kasi kami dito, eh. Oh. Wala akong bahala doon, syempre. Wala, may tinatanong lang siya. Ang baso daw, baka mabasag. Ang gulo ng bahay namin. Aalis na kasi kami dito. Wala lang. Pinakita ko lang para mamaya. Hello guys, kamusta? Tutorial ko lang kayo sa bago namin nilipatang bahay. Maliit lang naman. Papakita ko. Simula dito. Yan. Pagpasok mo, lahat na agad yan. Simple lang naman. Okay na rin to kasi tiles na siya. CR, huwag na natin yung CR. Madilim, baka may mumu. Liligpit lang kami. Mamaya mag-shoutout tayo mamaya. May nag-request kanina. Ay, na nakaraan sa akin. Na shoutout to Lord. Siya, mamaya siya shoutout ko siya. Mamaya. So, shoutout to Lord. Shoutout to Lord. Ayun, babalik ulit kami para kumuha ng iba. Kaunti-unti lang naman. Ayun, mga tropa natin, wala pa. Ang tutulong sa amin sa mabibigat na ano, mabibigat na gamit na ano. Kaya balik ulit tayo, kuha ulit kami gamit. Dami namin gamit. Yung malaking ano namin, napalinig na maliit. Ano, mahal, kamusta? Pagod. Pagod ka? Dami mo. Nagliit yung bahay namin, ah. Ganyan kakalat yung bahay namin ngayon. CR. Paano kaya yung discarte dito? Ano, no? Halos wala na kaming space. Dito na lang yung space namin. Ha? Alin? Wala na dun, eh. Sa part na to ng video, magbobo ako ng gas stove, kung hindi ko alam mo anong tawag dyan, eh. Basta nagbobo ako nun. Hindi ko alam mo pa paano yung discarding gagawin ko kasi first time ko magbuo ng ganyan. Kasi yung ano naman, may hose siya, kaso sa ibang ano, sa ibang burner na ginamit ko, kasi nang ginawa ng asawa ko yan, walang ano yan, hose yan, kaya parang pinilit ko lang yan, nire-rip ako, ay tinatanggal ko muna daw yung plastic kasi pag umiinit daw, matataan daw yan, nasusunog, kaya tinanggal ko na rin para mas maganda rin yung design niya. Kasi nung nakita ko sa iba dati, hindi tinatanggal yan, kaya mas nakita ko nasusunog ato nang binitingnan ng strap kung paano yan, ipapatulong ako sa asawa ko yan, yung hose ng dati namin yan, kaya nilagay ko dyan. Yung binili kasi namin, wala yan. Kaya yan yung ginamit ko. Parang hindi siya compatible na nilagay ko, pero pinilit ko lang. Kasi parang okay, pares lang naman, eh.
nakita ko na naman yung tornillo para panlock din naman sa kanya yung ginamit. Kaya nilagay ko na. Kinakabahan ako dyan kasi unang-una, first time pa lang dyan magbuo ng ganyan, baka di natin alam kung ano mangyari. Kaya dinoboche ko muna, inaangat ko nung unang angat ko, sumama. Pero nung pangalawang lagay ko, okay na. Nanginagyan ko ng tali para hindi magalaw yung hose niya sa ano niya, tangke. Kasi try ko na. Kuya, stay daw. Hello? Mimi, asan ka kanina? Di ka ba sumunod sa entrance? Ano ba kaya sumunod ako sa entrance na yun? Ano ba yung namin gusto? Eh bakit hindi sinasalo ko natin expo? Yung part naman na to, nagbubuo ako ng lalagyanan ng mga damit namin. Unang pukpo ko, pangit eh, kasi nababasag yung ano niya eh, yung mismong dingding niya eh. Kung may nakarinig sa akin nagpupukpukpuk, ayun, pinahiram niya ako ng grinder, pinahiram niya ako ng bala kasi binabalahan din pala yan eh. May mabuting loob na nagpahiram sa atin kasi nahirapan ako magpukpuk eh. Ayun, kaya nakasano ko muna. First time ko lang din gumamit niyan, nung pinahiram sa akin sa baba. Unang try ko, pinagpipisil ko kung paano bang gamitin. Ayan, nagawa ko na agad ng paraan kung paano. Yan, yun lang naman. Butas, pakpukpuk. Hindi yan tornilyo, kung ano lang talaga siya. Concrete nila yung ginamit ko para matibay. Yan, paulit-ulit ko lang ano, para double check kung matibay. Ayan yung part naman na yan, nagawa-gawa pa ako ng ano, parang bala ay ano niya, kumbaga sa Bisaya, dun sa amin, hulog, para magpantay yung ano niya, yung taas niya. Kasi kung ilalagay ko lang, baka tumabingi o mataas yung ano. Yan yung ginawa ko ng, eh, may experience naman tayo sa ganito kasi sa probinsya, tumutulong ako sa Choing kung construction kaya na kahit pa paano may alam mo. Kaya din ang tulog asawa ko kasi mabigat yan. Kaya pinahawa ko sa kanya. Yung sa gilid naman okay lang yan kasi ipapatong lang. Support lang talaga siya. Kasi mahirap yan. Ang bigat pa. Tapos, yun lang naman paano ko. Kasi baka biglang mahulog sa amin din pa naman yung pesto ay higaan namin talaga. Kahit bitawan niya, pwede naman bitawan. Tapos hinanap ko ngayon ng panganigan. Ang tornillo kaya para sa ilalim ay ano siya. So totoo lang, tatlo lang tornillo niya sa ilalim eh. Maliban dyan sa Quezamea yung mismo ano niya. Tatlo lang yan eh. Nilagay ko para atis matibay siya. Yung pinaka-importante na nilagay ko dyan yung gitna niya sa pinaka-likod niya. Para atis kahit anong alog, hindi siya mahuhulog. Pero hindi lang naman yan yung pinano ko. Siyempre may suporta pa yan sa taas. Gagawang ko pa siya ng kalis sa taas. Muna yung mga chinay ko muna yung mga ano niya. Yan, dyan. Lalagyan ko siya ng ano.
para mas matibay kahit mabigat yung pinakataas niya, yung game rider ko. Para support naman, tali siya papunta dyan sa gitna. Bandang ibabaw pala. Kahit anong bigat, kaya niya dalhin. Kasi marami din kami ilalagay dyan eh. Hindi lang naman damit. Siyempre, abang tumatagal, malalagyan na malalagyan niya ng kahit kung ano-ano man eh. Siguro, damit muna. Sa susunod, mga mas mabibigat na. Kaya ano ko na rin. At sa part naman na ito, gagawa kami ng divider para sa kwarto. Para hindi rin kita yung kwarto namin kasi hindi naman purong sala lang. Siyempre may kwarto din tayo para mas ano, maganda yun, matulog. Siyempre gagawa-gawa lang tayo ng kwarto, hindi naman yung totoong kwarto. Ano lang yan, kortina lang, yan ginawa lang ng paraan. Mga kanto, pinapapasok lang namin para gumawa ng ano, divider. Ano maganda, lagay bago ko simulan, palagay muna siya ng salamin. Salamin yung hawak ko na yun. Sinukat yun yung masalamin. Kasi gusto niya maglagay ng salamin dun daw, ganda. Ito naman ang part na to, yun na yung gumagawa na kami ng divider na talaga yung pangharam na. Yan, hindi namin alam kung paano gagawin kasi yun eh, lumulundo siya eh. Hindi namin alam. Ang discarte kung clean lang ba, walang tupi. Gusto niya kasi may tupi. Bawat isa ay mahirap paggawa ng ganun. Kaya ginagawa namin ng paraan. Paulit-ulit namin. Natagal lang kami dyan dahil lang dyan eh. Kaya ang ginagawa ko, inipit-ipit ko. Eh, hindi naman pala yung pangit naman talaga kasi may mga ipit. Parang CR na tuloy yung tingnan. Kaya inalis din namin. Nagtatalo kami kung paano pagawin. Hindi na siya nakaalis doon. Ayan. Yan naman, galing yan sa sampayan. Yung sampayan na galing sa Shopee. Papakita ko sa inyo mamaya. Yan yun. Ang ginawaan ko na DIY lang. Pinagdudugtong-dugtong ko lang para humaba. Hello guys, bunda pa ulit na tapos na namin yung ginawa ng papakita ko lang sa'yo.
Salamat pala sa panonood, hanggang dito na lang tayo muna kasi mag-ayos ulit kami ng bahay kasi linis pa, kunting linis pa. Salamat! 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 Anong pangalan na?